tatay, maaari nyo po bang ikwento lang sa amin, no? Kung ano po yung background, no? Nung inilalapit po ninyo? Alaalam niya po yung aking anak na si CD, yung po ay may congenital heart disease. Ayan po, sa totoo lang po, bawal na bawal po ang magbuntis at ang mag-asawa. Eh, hindi ko akalaing na siya yung nagdalang tao kasi ako'y napaglihiman. Okay. Na, ay ngayon, ay pagdating nung 7 months, nag-trigger yung kanyang heart. Ay ngayon, nabigla siyang na premature delivery just because seven of months. 7 months. Kaya okay. Na-incubator yung bata. So ngayon, ang hinihingi ko ng tulong ay yung sa bata kasi medyo malaklaki yung aming naano doon sa ospital. Pero sa ngayon naman po, ay in-advise na kami pwede nang ilabas yung bata. Kaya lang, ay kami financially incapacitated. Ma'am, kamusta na po yung condition po ninyo? Nakikita ko may oxygen tank sa tabi po ninyo. Hindi po, okay naman po. Tinagtag ko lang po at kausap ko po kayo. Ma'am, kailan niyo po huling na bisita po ang inyong anak? Hindi po. Hindi ko po pala bisita eh. Ay, hindi pa nakita kasi ni... baka mapagod siya kasi. Pero sir, ano na po ba yung kondisyon ngayon nung bata? Kasi preterm siya ipinanganak. Ay, sabi po naman sa akin itong makalwa kami nagbisita, nagdadala kami ng supply ng gatas ng ina, nanghihingi yes, kami. Yes. So, ang sabi ay tumawag noong makalwa, okay na, pwede na raw ilabas, i-discharge yung baby. Okay na naman siyang dumidi, nakaka-dibi na. So healthy naman na po. Healthy na, naturuan na. Thank goodness, na. No? At least siya rin, no? Kahit papano, masigla. Masigla yung bata, no? Pag uwi niya, makikita nung nanay na masigla po yung kanyang opo, sir. Kanyang anak. Magkano po bale yung balance niyo po sa hospital? Yung sa kanya, yung kay Shady, ay nasa 40 pa. Yung aming promissory note. Okay. Tapos yung sa baby ngayon, 187. Doktora, matanong lang po namin, ano po usually yung mga risk, no, ng mga bukod sa nanay, pati dun sa mga bata in these kinds of cases? Ang prematurity po ay usually madami pong dahilan kung bakit nagkaging premature ang bata. Maaari pong sa infection o sakit ng mga sa nanay tulad ng kay mommy na may sakit sa puso at mga environmental factors pwede rin pong mag-cause po ng prematurity. Usually po, Doc, sa mga ganitong cases po, no, ano po yung dapat malaman ng ating mga netizens din sa sitwasyon ng mga batang premature? Kailangan po bantayan ng bata, i-follow up po yung mga newborn screening, yung mga check-up po niya, frequent check-up or regular follow-up para ma-monitor po yung timbang, mabigyan po ng mga tamang bakuna, at patuloy po na nutrition po sa bata. These children, no, with proper treatment, no, they will be healthy din naman, no, paglaki. Basta po patuloy po nating mababantayan po ang bata. Attorney, nag-message si Senator Raffy Tulfo and gayon din po si Congresswoman Jocelyn Tulfo. Agad-agad po ay magbibigay po ang office po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo ng tulong po para mabayaran na po natin yung balanse po. Gayon din po ang tanggapan po ni Senator Raffy Tulfo. Ang office po ni Senator Raffy at office po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo of AXIS Party List ay paghahatian na po, joint force na po sila sa pagbayad po doon sa bill po ng baby girl. Actually, siya rin nag-text lang din sa akin ngayon. Sina Congresswoman Jocelyn. Actually, ready na po. Ang gagawin din po natin, tatay, kukunin po natin yung tulong po. Sasamahan po namin kayo sa office po ni Kong Jocelyn and ni Senator Raffy Tulfo. Kukunin po natin doon and ibabayad na po natin yung guarantee letter po from the office po ni Kong Jocelyn and ni Senator Raffy para po makuha na din po natin si Baby Charmaine. Napakagandang pangalan po, tatay. Sige po, tutulong po kami, tatay, ha. Huwag po kayong mag-alala at mailalabas na po natin si Baby Charmaine. Sa inyo po, kagalang-galang na congresswoman at kay Senator Raffy Tulfo, ako po'y walang hanggap sa salamat ang akin pong pinararating sa inyo. Maraming salamat po. Ito po yung napakalaking tulong po sa amin. Ako po yung nagpapasalamat sa inyong mga tumulong. Ano na po din sa tulong ng bata. Ako po yung nagpapasalamat na marami. Ma'am, magpagaling din po kayo. And huwag po kayong mag-alala. Mailalabas na po natin si Baby Charmaine sa hospital, ma'am, ha? Opo, pupunta po dyan yung reporter po namin. Sasamahan po kayo sa ospital at handa naman din pong tumulong ang Lipa Medics Medical Center at maire-release na po natin si baby. Salamat po.